Your singing surfer girl of the Onion, Kiara Takahashi, is about to host another interview with a veteran showbiz personality. Or should I say, momshi? Yes, mga kapamilya, makakasama po natin ngayon ang isang bubbly actress na since the 90s ay nagdadala ng ngiti sa ating mga mukha. In this Tatak Star Magic Celebrity Conversation episode, we have the iconic queen of Pinoy pop culture herself, Miss Jolina Magdangal. This is Kiara Takahashi at eto na po. Today, kasama po natin ang queen of pop culture. Ayan, ang momshi. Isa sa mga momshis na nakikita natin, napapanood natin every morning. Ang laki ng impact niya sa akin mula noon hanggang ngayon. Wala ka nung biro puto. Kinakabahan ako na na-excite talaga. Grabe, let's all welcome momshi Jolina Magdangal. Hello! Hi! Never could I imagine na may interview po kita. So, I'm very, very happy. Okay, lang itanong mo na lahat ang gusto mo itanong. Kasi mami ako magtatanong. Joke lang. Pero momshi Jolz, kamusta po kayo ngayon? Okay naman, kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang nanay, okay na okay ako. Opo. Kasi mabait yung mga anak ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Opo naman. Pero very proud ako doon na yung dalawa kong anak ay hindi ako talaga pinapahirapan na parang malalagas na yung buhok ko sa hirap. Tapos kung pag-uusapan ay pagiging artista at or pagiging nakikita sa television, happy ako. So, Ma'am Shijo, 6 years na po ang magandang buhay. Yes. Again, congratulations. Kamusta po yung bonding niyo pong tatlo? Bonding naming tatlo, pwede kong sabihin na parang, ano to, matagal na ba tayong talagang nagkakatrabaho? Parang gano'n. Ang sarap ng feeling na si Ma'am Shimels, bago kasi ako bumalik sa ABS, gusto ko talaga makawork si Ma'am Shimels. Gusto ko, oo. Sinasabi ko talaga yun dun sa kaibigan ko na nasa Star Magic yung time na yun. Alam mo, tuntuwa ako dyan kay Ma'am Shimels. Pinanood ko kasi siya sa PBB, no? Tapos talaga sabi ko, kung meron ako makakatrabaho, gusto ko talaga makatrabaho to. Feeling ko ang saya-saya. Tapos sabi ko, gusto ko siya makatrabaho. So ito, hindi ko lang siya nakatrabaho, naging kumari ko pa. Dahil sa ninang na kami, na mga anak-anak namin. Tapos yun ngayon kay Ate Reg, hindi ko din na-imagine na makaka-work ko siya ng ganito katagal. Kumbaga, namamangha pa rin ako. Minsan, kahit alam ko na sobrang down-to-earth ni Ate Reg, sobrang bait niya, talagang minsan, kumari na talaga din yung pakikipag-usap mo. Minsan, nasa starstruck pa rin ako na parang ngayon nag-taping tayo, chika-chika kami ni Ate. Pero bukas, hi Ate, mahihiya ulit ako sa kanya. Pero forever kong nanamnamin to at saka gagawa ako ng talagang maraming memories dahil ang sarap ng trabaho dito sa aming itong aming partnership na tatlo. Yes. Ito naman po, medyo natawa po ako dito sa next question natin kasi si Kuya. Okay. Kung animal naman daw po ang mga co-momshies mo, daw po yun? Eh syempre unahin na natin si Ate Reg na songbird. Songbird. Oo, kasi alam mo naman, tu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 t
Chameleon? Oh, hindi ah, dahil, oh, hindi yeah. dahil ano ah, parang hindi siya totoong kaibigan. Nagbe-blend siya everywhere. Nagbe-blend siya in a good, good way. Yun, kahit saan mo siya ipasok, masaya. Magiging panatag yung loob. So, Ma'am Shijos, alam naman po nating lahat, di ba? Dahil ako po talaga, kinakanta ko po yung mga paper roses. Ah, yeah. But anyways, may share niyo naman po sa amin yung paano, kahit pa paano, yung paano kayong nag-start dito sa journey ng showbiz talaga. Lahat ng napasukan ko, lahat audition. Oo. Kumbaga, very proud ako doon na pumila ako. Oh. Nagkaroon ng time. Yung pinakauna kong audition para sa singing group na mga bata. From QC, sinundo talaga ako ng daddy ko. Nag-work sila sa Makati. Mm-hmm. Sinundo ako sa QC, tapos dinala ako ng Makati ulit para mag-audition sa extended half-day na audition ni Mr. C, Mr. Ryan Kevia. Oh. Kasi meron siyang kailangan buuin na isa pang 14K nung time na yun. Tapos yung office mate ng mami ko, nabasa sa dyaryo na may extension na lang. So,
yun, sinundo nila ako. Tapos pagpunta doon, hindi ko pa alam paano ba ang audition. Kasi pasali-sali lang ako sa mga barangay dati, di ba? Manalo ka doon, okay. Kung hindi, pero okay lang. Pero ang ganyang supportive po ng parents ninyo, no? Nag-try lang din sila. Parang kumbaga, sige, ipa-audition natin. Kasi nga nakikita naman nila na hindi nila alam mahihain ako. Wow, may ganun. Basta gusto lang nila, alam lang nila, mahilig akong kumanta. So, pinag-audition nila ako doon. Eh, ganun naman po yung mga parents. Diba, sige na, kanta ka dyan. Diba? Diba, try mo yan, opo. Ayun na, so dinala nila ako doon. So, pagdating ko doon, wala akong dala kahit ano yung pala kailangan ng bayad dito, kailangan ng minus one. So, nakapila na ako. Kailangan pa lang pumunta sa isa, nakatabing mall lang din para dalin lahat. Tapos, last few hours na extend pa ng hapon, nandun ako nakasingit. Tapos parang, yun, sabi, tatawagan na lang daw hanggang sa nakapasa. Okay. So, naging 14K ako for 3 to 4 years. Tapos, yung last, pinaka-last, ano na namin, parang recital namin. Kasi sabi, tatlo kami dun sa grupo na gagawin isa pang grupo na pwedeng pumalit sa Smoky Mountain nung time na yun. Siguro hindi mo na naabutan ng Smoky Mountain, but yes. So, ayun na nga, ang huli naming kanta nun, Ryan Musikahan. Dito kami sa studio, ang tatangkad nilang tao. Ang tatangkad ng mga tao dito, nakaganon talaga ako. Tapos parang yun lang, nakita ko lang ganon, tapos kumanta kami doon. Last screening na pala nun, para sa isang youth-oriented show. Oh, hindi niyo po alam na yun na yung last? Nag-start na din ng solo ako, kumbaga. Tapos parang na kami naglalaro dati. Dito yan, takot-takbo kami dito. Tapos biglang sila na pala yung manager din namin, ganon. Grabe. So yun. Ang dami niyo pong projects, movies, kanta. Pero kung tatanungin ko po kayo, ano yung pinaka you're most proud of na project niyo po? Ano po yun? Ako kasi pagka gumagawa ko ng isang bagay, parang hindi ko siya tinitake na parang tatapos din to. Yung kumbaga, minsan tinatago ko pa yung script kasi ang gusto ko talagang namnamin lahat ng pinagdaanan ko dito sa industriya. Nung bata ko, aside from 14, ang TV. Kasi yun yung... Ang TV! Oo, doon ako nag-start na solo. Tapos parang hinahayaan talaga kami gumawa ng sarili naming script. Pili kami ng sarili naming kanta. Tapos parang in a way doon ako nahubog ng impromptu na kung ano man yung mga dapat gawin. Okay. Pag nasa tapat ka na ng camera or sa mga tao. Tapos, after ang TV, siguro pag sa movies, yung Loves Kita, okay ka lang. Ni Marvin. Opo! Grabe kasi, yun! Kasi, parang, hanggang ngayon, parang ano, parang, nararamdaman ko tuloy ulit. May ganun kong arte. Ramdam pa rin po namin. Kasi parang hindi ko akalain na ganun yung magiging impact niya. Dahil nung time na yun, ginawa lang namin ni Marvin kung anong sinabi dun sa eksena. Tapos, kung ano talaga yung feelings namin that time. And kaya ko hindi makakalimutan yun. Kasi kahit saan mo pagbalibalik rin ng mga time na yun, yun yung sasabi ko sa kanya, oh yes, kaibigan mo ko. Kaibigan mo ako! Correct. yung kanta doon, yung talagang I admit na hanggang ngayon, kahit na kakantayin ko siya sa isang show, or kahit, minsan parang lalo na pag ipinikit ko talaga yung mata ko, parang nandun pa rin yung feeling ng maiiyak ka, tapos nararamdaman mo yung dati, na wini-wish ko, ayoko mawala yun, kasi feeling ko, parang yun yung nagpaparamdam sa akin na ang dami mo ng pinagdaanan. Yes. Huwag mong kakalimutan yung pinagdaanan mo noon. At huwag ka masyadong magpakasiguro na okay ka ngayon. Para mga ganyan. Mm-hmm. So yun, movie, tapos mga iba pang projects. Pero yan talaga yung mga sabihin mong ang TV, movie, tapos mga butterflies, yung mga paganyan, mga ganyan. As an artist po, ano po yung values na talagang natutunan nyo dito sa industriya? Dito sa industriya, ang talagang natutunan ko at hanggang ngayon, pag may pagkakataon na mabigyan ka ng speech or ng time makapagsalita, ang gustong-gusto kong sinishare, doon lalalim ang samahan. And pag off-cam na, wala ka na namang role pag off-cam eh, di ba? So, itrato mo ng tama ang lahat. Wala kang isisino. Yan yung mga values talaga na sabi ko, dadalin ko. Oy, kuya, I love you all. Wow. Yung empathy, huwag mong tatanggalin sa sarili mo. Dapat nandun pa rin. And yun nga, kailangan lagi kang magbe-build ng trust sa iyong mga kasamahan. Mm. Diba? Hindi mo walang sino-sino. Mm. Ano po yung mga payo niyo sa mga baguhang artista, katulad ko po? Ano po yung mabibigay niyo pinaka-advice aside po dun sa nasabi niyo kanina?
sa mga na-obserbahan ko mm-hmm. ngayon, kesa dati, ibang-iba talaga yung panahon ngayon. Mm-hmm. Kahit na gano'n sila itrato, ipamper ng kanilang mga mm-hmm. kasama na, hindi, mamaya ka na lumabas kasi wala ka sila. Mm-hmm. Pagbalik mo, sila pa rin dadaanan mo eh. Eh kung inaway mo, eh diba? Pero kung alam mo na naging mabuti ka sa kanila, kaibigan mo pa rin sila, pagbalik mo, ang sarap. So huwag kang makakalimot kung paano ka nag-umpisa. At yung mga nababurn out dahil napapagod ng ganun, mm-hmm. lagi mo lang iisipin, haharapin itong no. ating industriya. Take note on that. Coming from you also, kahit kaharap ko po kayo giving that advice, I'm very grateful. Sa dami-dami niyo pong nakatrabaho na po ngayon dito sa industry, meron pa po ba kayong dream na makatrabaho? Gusto kong makatrabaho si Tita Charo, si Ma'am Charo. Oh, wow. Kasi dati nung nakatrabaho ko siya nung bata pa ako, parang in-interview ko lang siya habang siya. In-interview niya po si Ma'am Charo? Oo, kasi habang nagtataping siya nung maalaala mo kaya, parang as yung Jolina pa yung kaibigan na ang TV, nag-interview ako dun kunyari. Pero yung talagang sabihin mo na sa isang drama na alam mo yung kung ano din yung forte ni Ma'am Charo. Tapos gusto ko siyang maka-work kasi alam ko na habang hindi kami nagtitake, marami akong matututunan. Marami akong ma-observe sa kanya na how to kung ano man yung narating niya with grace. Ngayon po ba, meron pa po ba kayong dream role? Ay, marami pa! Talaga po? Ano marami po pa ako hindi nagawa. Marami, mga gusto ko yung mga piping saksi. Kung mag-walling po kayo. Kasi sabihin natin na yun yung mga gusto kong role sana, yung mga pa-suspense, pa-thriller. Tsaka yung gusto ko yung parang hindi mo akalain siya pala yung masama. Yung ganun. Ay, gusto ko mag-kontrapida. No? Dahil sa liit kong to, sino ba makakasampal sa mga matatangkad, di ba? After nung soap opera na ginawa ko, nung bumalik ako ng ABS, parang napunta na ako ng hosting, di ba? So, if ever lang magkaroon ng project na talagang hindi naman hosting, gusto ko yung mga ganyan. Talagang, alam kong, very challenging ka, at bago-bago bago po. Ninyo. Ngayon po, meron pa po ba kayong ultimate goal as an artist? Siyempre, sa isang artista, mga awards ang mga ultimate goal ng mga artista, di ba? Pero sa akin, magkaroon man ng sige pang mga awards or kung hindi na, ang gusto ko lang magkaroon yung mga tao ng magandang, kumbaga yung legacy ko, maganda yung tingin nila. And eto natutunan ko rin to kay Tito Martin Rivera, na parang ang sabi niya noon, maging grateful ka din sa mga bago ngayon at yun nga, huwag mo sisirain yung relationship mo sa kanila or maging friends din kayo kasi sila rin yung magtutuloy ng legacy mo eh, di ba? Kumbaga, kung naging maayos ka tapos nakanta ulit ang mga kanta mo sa TV, nagawa ulit yung na-remake ang mga movie, ikaw din yun eh, di ba? So, kung naging maayos ka sa trabaho mo, I think magtutuloy-tuloy yung legacy mo. At hindi ka lang basta naging maayos sa trabaho mo, dapat naging maayos ka sa pakikisama dito sa industriya. Yan po yung isa talaga sa hindi ko makakalimutan sa conversation natin ngayon. Text and talk. Si Joyce. Hindi lang ganun. Magka-text ako ngayon, si Joyce. Talaga, ang dami din po talaga nagsasabi na yun yung pinaka-importante. I think in any industry naman, yun yung pinaka-importante. Yung pakikitungo, pakikisama sa mga tao. Kasi along the way, sila din talaga yung tutulong sa'yo. Ma'am si Joyce, ito na po. Last question ko para sa inyo. Ano po ang importance of being Tatak Star Magic? Ang sa akin, yung values na naituro mula noon hanggang ngayon, na pinapanindigan talaga nila na ikaw ay isang artista at hindi lamang puro ganda. Dapat nandun ang puso, ang isip, at mamahalin mo yung trabaho mo. Kaya makikita yun ng mga tao, mararamdaman yun ng mga tao, mamahalin ka pabalik. Alam niyo, ang dami ko rin pong natutunan sa inyo. Thank you so much. Thank you. And you've been an inspiration to many, also to me. So this means a lot to me. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. O, diba mga kapamilya, fresh na fresh pa rin po talaga si Miss Jolina. Alam niyo, she is proof that time really does fly when you're having fun. And halatang halata naman sa kanya na na-enjoy niya talaga ang kanyang star magic journey from giving kilig to all of us during her love team days and now hosting with her fellow momshies.
This is Kiara Takahashi. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to our Star Magic YouTube channel for more exclusive celebrity convos.